Okay, isa pong napakasayang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid at kaibigan. Ngayon po ay inaanyahan ko kayong samahan niyo po ako sa maikling pag-aaral natin po ngayong hapon. Ang atin pong pag-aaralan ay mayroon pong kinalaman sa aklat ng Marcos 7:19, Lucas 18 at Gawa 10. Ang talata ay 11 hanggang 17. Atin pong aalamin ngayong araw na ito, mga minamahal kong kapatid, mga minamahal kong kaibigan, kung ano po ang tunay na kahulugan o ibig sabihin ng mga talatang nabanggit. Ano po ba talaga ang pagkakaunawa natin dito? Sapagkat marami po akong nababasa sa mga Facebook at mga naririnig, mga minamahal kong kaibigan, na sila po ay nagkakaroon ng iba't ibang pagkaunawa sa mga talatang ito. Ngayon po, samahan niyo po ako sa atin pong gagawin pag-aaral sa mga talatang ito na binanggit. Bago po ang lahat, manalangin po tayo. Dakila po naming Ama, sa araw na ito muli po naming hinihiling sa inyo na kami inyo pong pagpalain. Samahan niyo po kami sa amin pong gagawin pag-aaral. Patnubayan po kami ni inyo, Panginoon. Ang banal na Espiritu nawa ang siya pong manguna sa amin. Pagpalain po ang lahat ng tagapakinig sa araw na ito. Hindi lang ninyo sila bigyan ng magandang kalusugan, kundi buksan niyo po ang kanilang puso at kaisipan upang ang lahat po ng aming pag-aaralan, Panginoon, ay amin pong maunawaan at purihin po namin ang aming Panginoon na siyang nabigay po ng kaunawaan sa amin. Salamat po, O Diyos, sa katiyakan ng pagpatnubay ng Banal na Espiritu para po sa aming lahat. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Una po nating pag-aaralan, mga minamahal kong kaibigan, ay ang aklat ng Marcos 7:19. Sapagkat marami po ang mga katanungan na nagsasabi, ay bakit gaan niya kayo hindi kumakain ng baboy? Bakit anya kayo hindi kumakain ng baboy? Eh sabi niya sa Marcos 7:19 na nilinis na niya ang lahat ng pagkain. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, ano ba talaga ang sinasabi sa aklat ng Marcos 19? Atin pong babasahin sa Marcos 7:18 hanggang 19. Para lubos po nating maunawaan, basahin po natin ang mga talatang binanggit. At sinabi sa kanila, kayo baga naman ay wala rin pag-iisip, hindi baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dapong daanan dumi, sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ito po ang talatang binabanggit, mga kapatid, sa 19, ang kadalasang ikinakatwiran ng iba na kaya pwede na niyang kainin ang lahat ng mga hayop, maski ang baboy, maski ang mga aso, kung ano-ano pa ay pwede nang kainin sapagkat nilinis na ang lahat ng pagkain. Mga minamahal kong kapatid, una sa lahat, ayon po sa talata, hindi po pinag-uusapan dito yung pagkain ng mga karumal-dumal na hayop o isda. Sa totoo lang, mga minamahal kong kaibigan, ang pinag-uusapan po dito ay ang malinis na pagkain na nadumihan. Ano po ba yung pinag-uusapan dito, mga kapatid, sa Marcos 7:19? Tinapay, mga minamahal kong kapatid. At ang tinapay, ito po ay hindi karumal-dumal. Opo? Sa orihinal, mga kapatid, na talata sa Grego, ay tinatawag po itong artos. Yan po ang tinutukoy, mga minamahal kong kapatid, sa talatang 2 ng Marcos. Kung babasahin po natin
ang talatang 2 ng Marcos ay magiging maliwanag po sa atin kung ano po ang ibig sabihin ng Marcos 7:19. Okay? Ito po, mga kapatid, atin pong basahin ang Marcos 7:2. At kanilang nakakita ang ilan sa kanilang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marumi sa mga tuwid, sa makatuwid bagay, mga kamay na hindi hinugasan. Mga minamahal kong kapatid, ang pinag-uusapan po pala, mga kapatid, ay tinapay. Yun po yung background ng Marcos 7:19. Ano po yung pinag-uusapan ayon sa talata ng Marcos 7:2? Ang kanilang nangakita at kanilang nangakita ang ilan sa kanilang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marumi. Ano po yung kinakain ng mga alagad? Karumalduman o tinapay? Yung tinapay, hindi po ito karumalduman. Ang problema, mga minamahal kong kapatid, ang kanilang nakita, yung ibang mga alagad, kumain ng tinapay na kung saan hindi naghugas ng kamay. Kaya yung tinapay na dumihan ng kamay na marurumi. Sa mga katwid, mga minamahal kong kaibigan, ayon po sa talatang nabanggit, sa Marcos 7:19, ang tinapay po ang pinag-uusapan doon. Na pagkain nililinis. Bakit po kaya nililinis ang tinapay? Dahil ang tinapay, mga minamahal kong kapatid, ay nadumihan ng kamay na marumi. No? Yung tinapay, nadumihan ng kamay na marumi. At alam po natin, mga minamahal kong kaibigan, na ang tinapay, ito po ay hindi karumalduman. So, yun po yung kinain ng mga alagad. Hindi karumalduman. Tinapay, mga kapatid. At ang problema, ang kanilang ipinanghawak na kamay ay hindi po nila hinugasan. Kaya ang tinapay ay nadumihan at ipinasok nila sa kanilang katawan. Mga kapatid, ngunit ang tinapay na ito ay hindi karumalduman, kundi nadumihan lamang. Ha? Ang dumi na napalipat sa tinapay ay hindi rin po karumalduman. Ha? Akaterton ang tawag, mga kapatid. Akaterton. Nadumihan. Sa madaling sabi, mga minamahal kong kaibigan, ang tinapay na malinis na pagkain na nadumihan ng mga kamay na marumi ay nangangahulugan po na ang pinag-uusapan sa talata na nililinis ang yaong malinis na pagkain na nadumihan. Ang pinag-uusapan po, mga kapatid, doon sa talatang Marcos 7:19 ay walang iba kundi ang tinapay na nadumihan. Ito po yung nililinis kapag atin pong kinain. Ano po? Tanong. Sino po ang naglilinis ng lahat ng pagkain ayon po sa talatang 19? Hindi po ang Diyos ang naglinis, mga kapatid. Ating basahin sa Marcos 7:19, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi, sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Malinaw, ayon sa talata, ang salitang niya, mga minamahal kong kapatid, ang salitang niya na naglilinis ng pagkain, ito po ay tumutukoy sa kanya. Sinong kanya? Na may puso at tiyan, sa makatuwid, yung tao mismo na kumakain ang naglilinis ng lahat. No? Yung tao mismo na kumakain, na naglilinis ng lahat ng nadumihang malinis na pagkain na pumapasok po sa kanyang tiyan. Diba? Ang tao kumain ng tinapay, hindi karumalduman.
ang kanyang ipinangkain at pinanghawak sa tinapay, marumi, at yung dumi, hindi rin karumalduman. Hinawak niya, hinain niya, kung kaya't nililinis ito, mga kapatid, ng kanyang tiyan. Okay? At lumalabas, ang sabi, lumalabas ito sa atin pong mga, siyempre, pag inilabas po natin, dinumi natin, malinis. No? Ang dumi, nandun na. So, ang dumi, mga minamahal kong kapatid, na kumapit sa kinaing pagkain, ay inilalabas niya doon sa daanan ng dumi. Sa ganoon, mga kapatid na paraan, ay nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kapatid, kaibigan, sinabi ba ni Jesus na nilinis ko na ang mga pagkain? Wala po siyang sinabi. Si Jesus ay hindi po nagsabi na nilinis ko na o nilinis ko ang lahat ng pagkain, kundi ang sabi ng talata, ang tao na kumakain ang naglilinis ng kanyang kinain. Ang nililinis ng tao ay hindi mga karumalduman, mga kapatid at kaibigan. Ang nililinis ng tao ay hindi mga karumalduman, kundi ang mga malilinis na pagkain na nadumihan. Yun po pala ang nililinis ng tao. Hindi po pala karumalduman, no? Nilinis ng tao ang pagkain na dumihan. Kaya ang tawag po nito sa Hebreo, sa Greek, ito po ay koinon. Ano po? Ayon po sa Marcos 7:15-18. Kung inyo pong babasahin, atin pong ipapaunawa, mga kapatid, sa talatang 18 ay ipinapahayag po, no, na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya. Alin ba yung nakakahawa, mga kapatid, sa kapwa-tao? Ang salita pong hindi nakakahawa ay hindi po nangangahulugang hindi nakaka-infeksyon. Okay? Ang pagkain po ng madumi ay maaari po tayong magkasakit. Kapag tayo kumain ng kumain ng maruming pagkain, no? Na nadumihan. Meaning, nadumihan. Ay maaari po tayong magkasakit o ma-infeksyon. Ngunit, hindi nakakahawa ang kumain ng mga pagkain na rumihan. Ano ba ang ibig sabihin, mga kapatid, ng salitang nakakahawa ayon po sa talatang nabanggit? Sa talatang ito, ang salita pong nakakahawa, mga minamahal kong kapatid, ay salin po mula sa salitang koino sa Hebreo 10:29. Ang koinos ay isinalin na di banal. Sa makatwid, mga minamahal kong kapatid, yung pagkain na ating kinain na marumi sapagkat nadumihan ng kanilang mga kamay, ito po hindi nakakahawa. Ang nakakahawa, mga minamahal kong kapatid, ay itong nasa Hebreo 10:29 na isinalin na di banal. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, ng Marcos 7:18, ang taong kumakain ng narumihang malinis na pagkain ay hindi nangangahulugang siya'y di banal. Marami po, mga kapatid, na masunurin sa Panginoon. Maraming tao na matuwid at banal sa mata ng Panginoon sapagkat sinisikap po nilang sumunod sa kalooban at kautusan ng Panginoon. Ngunit sila pagkaminsay nakakakain ng pagkaing narumihan. Ang kinain, mga kapatid nila, ay pagkaing narumihan ng kanilang mga kamay. Pero hindi po sila kumain ng karumalduman. Yung nasa Marcos 19 po. Mga kapatid, ang nakakahawa o hindi nagpapabanal sa tao ay ang pagsalangsang sa mga utos ng Diyos
Ayon po sa Marcos 7, ang talata ay 21 hanggang 23. Ano po yung nakakahawa, mga minamahal kong kapatid, at hindi nagpapabanal sa tao? Kung atin pong bubuksan ang Marcos 7, 21 hanggang 23, mga kapatid, ang nakakahawa at hindi nagpapabanal sa tao ay tulad po ng pagnanakaw, pagpatay sa kapwa-tao, mga pangangalunya, mga kasakiman. Kaya mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, ang mga pagsalangsang sa mga utos ng Diyos ang siya pong nakakahawa sa tao. Hindi po nagpapabanal sa tao. Subukan niyo po, mga minamahal kong kapatid, na ikaw ay magnakaw. Di po ba't kung mayroon kang anak, maaaring maging magnanakaw din? Subukan mo na ikaw ay gumawa ng pagpatay sa kapwa-tao o pangangalo niya o mga kasakiman. Sa palagay po ninyo, napapabanal tayo ng ating ano po, paggawa ng mga kasamaan? Sapagkat mga kapatid, tayo po ay hindi napapabanal ng pagsalangsang sa kautusan ng ating Panginoon. Ikalawa, ang pinag-uusapan po mga minamahal kong kapatid at kaibigan sa Marcos 7:19 ay ang pagkain. Malinaw po pag sinabing pagkain, hindi po karumalduman. Sapagkat ang karumalduman, hindi man yan pagkain. Kaya ang pinag-uusapan po sa Marcos 7:19, pagkain na nadumihan ng kamay na marumi. Okay? Kaya wala pong problema yon. Hindi po yung nakakahawa. Kahit kainin mo yon, maaari kang magkasakit, pero hindi nakakahawa. Ang nakakahawa, ayon mga minamahal kong kapatid, sa Marcos 7:21 hanggang 23 ay ang pagsalangsang sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Okay? Sa buong Biblia po, mga minamahal kong kapatid, ay walang talatang nagpapahayag na ang baboy ay pagkain. Sapagkat sabi ng iba, ang baboy anya ay pwede nang kainin. Sapagkat sabi ng Marcos 7:19 ay nililinis na ang lahat ng pagkain. Aba mga kapatid, ipupusta ko pati buhay ko. No? Mga minamahal kong kapatid, kung may makikita po kayo sa buong Biblia na may talatang nagpapahayag na ang baboy ay pagkain. Ang baboy, mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, ay nakakain. Pwede mong kainin. Ngunit ang baboy ay hindi pagkain ayon sa Biblia. Parang ganito, mga minamahal kong kapatid. Ang tao ay nakakain din. Pwede mo nga yung chap-chapin, ilaga mo, kainin mo. Pero ang tao, hindi pagkain. Di po ba? Ang baboy, pwede mong kainin. Pwede mong ilechon. Pwede mong ilaga. Iihaw. Iadobo mo. Kainin mo. Pwede naman. Pero, walang sinasabi ang Biblia na ang baboy ay pagkain. Malinaw po yan, mga minamahal kong kapatid. Kaya hindi lahat po ng nakakain ay pagkain. Kung ganoon, mga minamahal kong kapatid, ano ang pagkain na dapat kainin po ng tao ayon sa Biblia? Mga kaibigan, ganito po. Iniutos ng Diyos kung ano ang dapat kainin ng tao at hindi dapat kainin ng tao. Okay? Kaya tingnan po natin, mga minamahal kong kapatid, sa Levitico 11 at sa Deuteronomy 14, ibinigay po ng Diyos ang pagkakakilanlan sa dapat at di dapat kainin ng tao doon sa mga hayop at isda. Tatandaan po natin, mayroon pong pagkakakilanlan na ibinigay ang Diyos sa mga hayop at isda upang maging pagkain ng tao. Yung dapat at di dapat kainin ng tao. Kaya atin pong aalamin, mga minamahal kong kapatid, yung pagkakakilanlan sa hayop na makakain. Sa Levitico 11, ang talata ay 3, alinmang may hati ang paa,
nabaak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Halimbawa, mga minamahal kong kapatid, doon sa mga hindi makakain na hayop, Levitico 11 ang talata ay 7, at ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, ay karumaldumal nga sa inyo. So in example, sa Biblia, mga minamahal kong kapatid, sa Levitico 11, ang talata ay 7, na ang baboy daw, baak ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ay karumaldumal nga sa inyo. So hindi lang siya marumi, kundi karumaldumal. Pag sinabing karumaldumal, hindi katanggap-tanggap. Kahit anong gawin nating pagpapakabanal, kung kumakain tayo ng karumaldumal, hindi po tayo katanggap-tanggap at hindi po tayo nagiging banal sa harapan ng ating Panginoon. Ano daw po yung makakain sa hayop na pagkakakilanlan? Kailangan baak ang paa o kuko at ngumunguya sa hayop ay inyong makakain. Ngunit, gaya ng baboy, na baak na ang paa, subalit hindi naman ngumunguya, ang sabi ng Biblia sa Levitico 11:7, karumaldumal nga sa inyo. Sa makatuwid po, mga minamahal kong kapatid, lahat po ng mga hayop na baak ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ay ipinagbabawal po ng ating Panginoon Diyos na ito'y ating kainin, maski hipuin man ang bangkay nila, mga minamahal kong kapatid, kapag sila'y nalagutan na ng hininga, kapag sila'y patay na, ang mga hayop na hindi baak ang paa at hindi ngumunguya, alinman ang wala doon, ay hindi po natin dapat ipuin ang kanilang bangkay sapagkat karumalduman po, mga minamahal kong kapatid. Sa Levitico 11, ang talata 8 ay ganito ang sinasabi, huwag kayong kakain ng mga laman niyan at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumaldumal nga sa inyo. Mga kapatid, kung minamahal, iba po ang marumi sa karumaldumal. Ang mga alagad ng kumain ng tinapay, ang tinapay ay hindi karumaldumal. Ang kanilang kamay na narumihan na napapunta sa tinapay nilang hinawakan at kinain, yung dumi, hindi rin po ito karumalduman. Marumi lang, kaya pwedeng linisin ng tiyan at hindi nakakahawa. Ang nakakahawa ay ang pagsalangsang sa kautusan ng Diyos na ang sabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng baboy, no? Sapagkat ang baboy may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, huwag niyong kakainin sapagkat karumalduman sa inyo. Yun po ang nakakahawa. Yun po, mga kapatid, ang masama. Kapag sumuway po tayo sa kalooban at kautusan ng ating Panginoong Diyos. Okay? Ang pagkakakilanlan po sa mga isda na dapat at di po natin dapat kainin ay makikita po natin sa Levitico 11, ang talata ay 9 at 10. Ganito po ang sinasabi sa 9, ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig, alinmang may palikpik at mga kalsiki sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo. Ang pagkakakinanan doon sa mga nasa tubig na dapat kainin ng tao ay may kaliskis at mayroon pong palikpik. Napakalinaw. Ibig sabihin, alinman ang mawala doon, hindi po natin dapat kainin sapagkat tayo po'y magkakasala sa Diyos at ito po'y karumaldumal sa atin, maaari po tayong magkasakit at ito po talaga ay hindi po katanggap-tanggap na tayo po'y kumain ng karumalduman. Sa verse 10, ang lahat ng walang kaliskis at palikpik, mga minamahal kong kapatid, sa mga dagat, sa mga ilog, sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig, at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig, at sa lahat na may buhay sa tubig, ay pawang karumaldumal sa inyo. Ibig sabihin, ang lahat daw ng walang kaliskis at palikpik sa mga dagat, ilog, at sa mga tubig, karumaldumal po sa atin. Sa mga katwid, hindi po natin pwedeng kainin. Ni ang bangkay nila kapag namatay, ay huwag po nating hihipuin. Sapagkat,
karumal dumal sa atin. Ayon po sa Biblia. Yan po ang ilan sa mga pagkain at di pagkain ng mga kapatid ayon sa iniutos ng Diyos. Kaya nga po, sa Levitico 11, ang talata ay 7 at 8, ang baboy, napakaliwanag mga kapatid, na hindi po pagkain. Kaya ang paglilinaw po, mga kapatid, paglilinaw po sa Marcos 7:19, ang pinag-uusapan po doon ay pagkain, mga minamahal ko kapatid. Hindi po sinabing nilinis ng Diyos ang pagkain, kundi ang naglinis ng pagkain na nadumihan, na hinawakan ng mga maruming kamay na hindi naghugas, ang naglilinis po ay ang tiyan. So, ang pinag-uusapan po doon, pagkain na hindi po karumaduman. Pagkain, nakakain, na nadumihan ng kamay na marumi. Gusto ko pong i-clear at iliwanag po yan sa inyo, mga minamahal kong kapatid. Kaya sa Marcos 7:19, ang baboy, mga kapatid, ito po ay hindi kasama sa pagkaing nilinis, sapagkat ang baboy ay hindi po pagkain. Kaya mga kapatid, kung kakain ka ng baboy, ay hindi po yan malilinis kailanman. No? Pag pumasok sa ating tiyan yan, malamang dadami pa yung trichina larva worm sa iyong katawan na magiging saninang sakit. At isa pa, kapag tayo po ay patuloy nakakain ng mga karning iyan at tayo iaabutan ng Panginoon, huwag ka na pong umasa. Hindi ko po sinasabing wala kang kaligtasan, ngunit tayo po ay maliwanag na sumasalangsang sa kautusan ng Diyos. Mga kapatid, bakit ka naghihintay kung sumasalangsang ka? Ang naghihintay, hindi po sumasalangsang sa kautusan ng Diyos, at sila po yung kakaunin ng Panginoon. So, ang nililinis lamang, mga minamahal kong kapatid, ayon po sa Marcos 7, ang talata ay 19, ay ang pagkain na makakain na nadumihan sa pamagitan ng maruming kamay. Bakit ba niya paulit-ulit? Kailangan ulitin. Kasi marami po mga kapatid kung tao ang talagang naguguluhan sa talatang ito. Kaya nga kung babasahin po natin ng malinaw, makikita po natin, no? Ang baboy, mga kapatid, ay hindi pagkain ayon po sa Biblia sa aklat ng Deuteronomy chapter 14 verse 8. Ang sabi nga, ay itugasan po natin ang karni ng baboy, ay hindi rin po ito malilinis sapagkat ang likas po ng baboy ay karumaldumal, kaya ang baboy ay hindi dapat kainin ayon po sa Diyos. Ayon po sa ating Panginoon Diyos, hindi po dapat kainin. Kaya pala hindi dapat kainin, kung magse-search ka, mga minamahal kong kapatid, kung ano ang meron sa baboy, hindi muna papangarapin pang kumain ng baboy. Kung gaano karumi ang likas ng baboy, sapagkat ang baboy ay karumaldumal, hindi lamang siya marumi, no? Baka sabihin ng iba, mga minamahal kong kapatid, ay ganito. Sabian niya sa Lucas 18. Sabian niya sa Lucas 18, kapatid, ay mababasa na kapag pumasok niya kayo sa mga bahay, ay kainin ninyo ang lahat ng mga bagay na inihain sa inyo. Ay paano niya kung baboy ang ihain sa inyo, ay hindi mo makakainin? Ay ang sabi niya ng talata, ang sabi ng Panginoon, ay ganito, kapag pumasok kayo sa mga bahay, ay kainin ninyo ang lahat ng mga bagay na inihain sa inyo. Yun ang utos ng Panginoong Hesus. Tapos, hindi mo kakainin? Ay paano kung naghanda ng baboy? Oo nga naman, ano? Kakainin ba natin yun o hindi? Sabi ng Biblia, huwag kumain. Bago sabihin naman ng Panginoong Hesus, kainin niyo ang lahat ng inihandang pagkain sa mesa kapag pumunta kayo roon sa inyong tutuluyan. Ating aalamin, mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, kung ano ba talaga yung mga inihahanda ng mga tao noon. Aba, sa Lucas 18 ay ganito ang sinasabi, at sa alinmang bayan na inyong pasukin at kayo'y kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na inihain sa inyo. Yan ang sabi, mga kapatid.
ng ating Panginoon. Na kayuan niya, kapag kayo ay pumunta sa bayan at kayo'y pumasok at tinanggap niya kayo, kanin ninyo yung mga bagay na inihain sa inyo. Inihain ka ng baboy. Inahinan ka ng baboy. Inahinan ka ng palaka. Inahinan ka ng daga. Inahinan ka ng sawa, ng uwak, ng kung ano na pa, ng paniki. Abay kakainin mo. Isa pagkat sabi eh. Ano? Pero mga kapatid, ito po ang sabi ng iba. Kung hainan kayo ng baboy, ay bakit nga ba hindi nyo kakainin? Eh, malinaw na malinaw sa talata na kainin ninyo ang inihain sa inyo. Ang tanong, mga minamahal kong kapatid, ay ganito. Saang bayan ba sila sinugo? Alam nyo po, ang mga minamahal kong kapatid, dapat alamin po natin kung saan bayan sinugo ng Diyos ang mga alagad o ang tinatawag na mga karagdagang alagad na ito. Bakit sila sinugo at saang bayan sila sinugo? Okay? Basahin po natin ang Lucas chapter 10 verse 1. Lucas chapter 10 verse 1. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng 70 pa. Sino ang naghalal ng 70? Ang ating Panginoong Hesus. At sila'y sinugong dalawa-dalawa sa unahan ng kanyang muka sa bawat bayan at dako ng kanyang paroroonan. Mga minamahal kong kapatid at kaibigan, ayon po sa talata na sinasabi na ang 70 ay sinugo sa unahan ng mukha ni Hesus. Sa bawat bayan na paroroonan ni Hesus. Ang ating Panginoong Hesus, naghalal ng 70 na tigdadalawa. Sinugo po niya sa unahan ng mukha ni Hesus. Nangangahulagan, mga minamahal kong kaibigan, saan mang bayan magpunta si Hesus, ay pinapauna muna niya ang kanyang 70 na sinugo o inihalal. Pinapauna niya ang 70 sa pinupuntahan po nilang mga bayan, saan sila tumutuloy, ang tanong. Saan sila tumutuloy? Doon. At kung saan sila tumutuloy, doon po sila kumakain yung isinugo ng ating Panginoong Diyos na 70 na tigdadalawa. Kung saan sila pinatuloy, doon sila kumakain. Ang tanong, saan sila tumuloy? At kung saan sila tumuloy, doon sila kumakain. Ano po yung sinasabi sa Lucas 10, talatang 7? At magsipanatili kayo sa bahay ding yaon na kainin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibinigay. Sapagkat ang manggagawa ay marapat sa kanyang kaupahan. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay-bahay. Mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, ayon po sa talatang ito, sila ay tumutuloy sa bahay sa bawat bayan na kanilang pasukin, na kanila pong pinapasok. No? Ang tanong, kaninong bahay pumupunta si Jesus na doon ay pinapupunta niyang mauna ang 70? Ang ating Panginoong Jesus may pupuntahang bahay o bayan. At kung saan siya pupunta, pinapauna po niya yung 70, mauna kayo doon at ako'y paparoon din. At kung saan sila patuloyin, doon po sila kakain kung sila'y paghahandaan ng pagkain. Okay? Ating alamin, sa Mateo 15:24 ay ganito ang pahayag ni Jesus. Datapot siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaliligaw sa bahay ni Israel. Saan daw po sinugo si Jesus? Hindi daw siya sinugo
Mga kapatid, ha? Natapos si Jesus sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang na naliligaw sa bahay ni Israel. Mga minamahal kong kapatid at mga kaibigan, nakita na po natin yung alin po, yung kasagutan ng atin pong katanungan. No? Saan sila tumutuloy? Sa bahay ni Israel. Mga liwanag po mga kaibigan, sa talata, sa bahay ni Israel, pumupunta si Jesus. At ang 70 naman ay pinapupuntang pauna ni Jesus saan man siya pumaroon. Sa makatwid, sa bahay ni Israel, pumupunta ang 70 na kanyang sinugo na mauna sila doon. Kaya maliwanag po mga minamahal kong kapatid na ang 70 ay pinapauna ni Jesus sa pagpunta sa bahay ni Israel. Kaya sa bahay ni Israel, tumutuloy po mga kaibigan at mga kapatid. Ang 70, tandaan. Tandaan po natin ito mga kapatid, na sa bahay ni Israel ay walang baboy na inihahain o inihahanda bilang pagkain sa bahay ni Israel. Di po ba? Sa Israel, bawal po doon ang baboy. Hanggang ngayon, sa mga tagasunod ng ating Panginoong Diyos, bawal po ang baboy. Sa Levitico 11, verse 2 to 8, ay ganito mga kapatid. No? Kung atin pong babasahin ang Levitico 11, verse 2 to 8, ay makikita po natin talaga mga kapatid na walang baboy na inihain o inihanda bilang pagkain. Sa makatwid, ang lahat po ng inihain doon sa 70 ay malilinis na pagkain at dapat kainin. Iniulit ko mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, ang baboy ay hindi pagkain ng Israel. Kaya nga hindi kabilang ang baboy sa mga inihain o inihanda sa kanilang doon sa kanila sa bahay ni Israel. Napakaliwanag po mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid. Pero mayroon pa rin humihirit na mga katanungan. Nilinis na daw niya ang lahat ng uri ng mga hayop, no? Nilinis na daw niya lahat ng uri ng mga hayop ayon sa mga Gawa chapter 10 verse 11 to 17. Okay? Kaya kung may banal kayong kasalatan, mga kapatid, hinahamon ko kayo. Basahin po ninyo ang Gawa 10, chapter 10, verse 11 to 17. Sinasabi po sa talatang 17, mga kapatid, na si Pedro ay natitilihang totoo kung ano ang kahulugan ng pangitain. Mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, yung talata ng Gawa, chapter 10, verse 11 to 17, ito po ay panaginip ni Apostol Pedro. At ang panaginip o pangitain, mga minamahal kong kaibigan, lagi inyong tatandaan ito. Hindi yan totoo. Iyan po ay mayroong kahulugan. Kung ikaw pala ay naniginip na ikaw ay si Superman, pagising mo si Superman ka. Hindi. Mga kapatid, kapag mayroong panaginip o pangitain, ay mayroon po itong kahulugan. Ha? Kaya nga sinabi sa talatang 17 na si Pedro ay natitilihang totoo kung ano ang kahulugan ng pangitain. Ang Diyos mismo po kasi, mga minamahal kong kapatid, ang nagpakilala kay Pedro ng tunay na kahulugan. Kaya yung kahulugan ng panaginip ni Pedro, mga kapatid, ay ating aalimin. Ano ba ang kahulugan ng pangitain o panaginip nitong si Pedro? Sa Gawa chapter 10, verse 28, ay malalaman po natin kung ano ang kahulugan nito. At sinabi sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama o lumapit sa isang taga-ibang bansa at gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal.
Mga minamahal kong kapatid, ang kahulugan po pala ng panaginip nitong si Pedro ay wala siyang pipiliing tao kung ito man ay mga taga-ibang bansa, sapagkat nung panahon nila, hindi po sila tumatabi kapag ikaw hindi Hudyo. No? Sapagkat ang tingin po nila ay marurumi. Ngunit ayon sa panaginip niya, ay wala po siyang ituturing na marumi. Okay? Ang sabi, mga kapatid, na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumalduman. Yun naman po pala, tao naman po pala ang tinutukoy doon, mga minamahal kong kapatid, doon sa panaginip ni Pedro na nilinis na ang lahat ng pagkain. Yung na panaginipan niyang isang kumot na samutsaring mga hayop na nilinis, hindi po pala literal na hayop iyon, kundi yun po pala ay may kahulugan, at ang kahulugan nito ay ito. Muli kong babasahin sa Gawa 10:28. At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama o lumapit sa isang taga-ibang bansa, at gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao ay huwag kong tawaging marumi o karumalduman. Mga kapatid, itinuturo po ng talata na ang mga taga-ibang bansa na hindi Hudyo ang siyang kahulugan, at tinutukoy na mga marumi at karumaldumal na mga hayop. Sila po pala ang tinutukoy na mga marumi at karumaldumal na mga hayop. Walang iba kundi yung mga taong taga-ibang bansa na paparoonan ni Pedro, tuturuan upang makilala ang ating Panginoong Diyos. At sila'y sumampalataya, at sila po, mga kapatid, ay hindi na itinuturing na marumi. Bakit? Ang mga taong hindi Hudyo, tulad po ni Cornelio, mga minamahal kong kapatid, ayon po sa konteksto, ay nililinis din ng Diyos. Si Cornelio, sikat sa banal na kasulatan, si Cornelio hindi Hudyo, pero sumampalataya sa ating Panginoong Diyos, sa Diyos ni Pedro, kaya siya po ay nililinis din ng Diyos. Kaya, ang sino man pong nilinis na ay hindi po dapat tawaging marumi o karumaldumal ayon po sa talata ng Gawa 10:28. Ngayon, ang tanong po, mga minamahal kong kapatid at kaibigan, ay ganito. Paano ba sila nilinis? No? Paano sila nilinis? Mga kapatid, minsan, kapag tayo po, bilang ako, bilang isang layman, kapag ako po ay nag-Bible study at naunawaan ng tao, tinanggap si Kristo at ang katotohanan ng kanyang aming napag-aralan ay tinanggap niya, dadako po sa pagsisisi ang tao na siya po ay nagkamali. At pagkatapos, mga minamahal kong kapatid, kapag ang tao ay humingi ng tawad sa Panginoon, malinis siya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang tandaan po natin, paano ba sila nilinis? Ayon po sa Gawa, chapter 15, verse 9. At tayo'y hindi niya itinangi sa kanila na nilinis sa pamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Mga kapatid, ang ibig sabihin po, ang mga hindi Hudyo na itinuturing ng mga taong marumi at karumaldumal, ngunit sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay nilinis na sa kanilang puso. Kapag ang isang tao'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay nilinis na sa kanilang puso. Hindi na po sila marumi. Mga minamahal kong kaibigan, ang pananampalataya ay mayroong kaakibat na paggawa. No? Santiago 2:17. At ang pananampalataya ay mayroong kaakibat na pagsunod. John 14:15. If you love me, keep my commandments. Mga minamahal kong kapatid at kaibigan, atin pong nakita sa mga talatang atin pong binasa at ipinaliwanag po natin
na ang Marcos 7, Marcos 7, 19, ito po mga minamahal kong kapatid, ang tinutukoy po dito ay pagkain. Na po, pagkain na narumihan. Hindi po karumalduman, kundi ito po ay pagkain na makakain, na nadumihan, ng kamay na marumi. Ang pagkain na tinatalakay sa aklat ng Marcos, no? 18-19, ito po ay tinapay, mga kapatid. Tinapay, at ang tinapay, batid po natin ito'y hindi po karumalduman. At yung dumi na nakarating o sumama doon sa tinapay sapagkat hindi po inawakan ng mga alagad ay dumi na nanggaling sa kanilang kamay sapagkat sila po hindi nahugas, kaya malinaw po mga kaibigan at mga kapatid na hindi po karumaldumal ang kinain ng mga alagad. Ang ipinagbabawal pong kainin ng ating Panginoon Diyos